Welcome to Donmar TV News Channel. Okay guys, mag-react tayo sa dalawang video. First, yung video ni Bongbong Marcos about Pangulong Duterte, kanyang opinion kay Pangulong Duterte. At pangalawang video, yung kay Mike Abe. Okay, so let's react on the video with Bongbong Marcos' latest interview. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. respects President Rodrigo Duterte's statement regarding his preferred successor. According to Marcos Jr., he is not worried that President Duterte wants another lawyer to be the country's next president. No, that's what he thinks. Because he is a lawyer, and I'm sure he found the fact that he was a lawyer, that he found that his legal training to be of use to him, and that's why he's saying that. Kasi kung matatandaan natin guys, lately, sinabi ni President Duterte na ang gusto niyang magiging presidente ay isang lawyer. So, nag-react si Bongbong Marcos regarding on that. But it's not necessarily the case also. Pero marami pang ibang sinabi ni si Pangulo. Alam mo naman si PRRD, talagang he's a very seasoned politician. In an interview over the weekend, Duterte said the next president should be compassionate and preferably a lawyer. There are only two lawyers among the presidential candidates, Vice President Lenny Robredo and Jose Montemayor Jr. Sa sinabi ni Duterte na he wants the next president to be a lawyer, so dalawa lang ang presidential aspirant na lawyer. At ito'y si Lenny Robredo at itong nasa screen natin. Also a medical doctor. When asked if his camp was still court, anong pangalan yun? Hindi ko kasi kilala yan. President Lenny Robredo and Jose Montemayor Jr. Also a medical doctor. When asked if his camp was still court. Pero yung kaduterte naman, opinion niya yun. Pero I don't think na gusto niya si Lenny Robredo. Supporting the president for an endorsement, Marcos said he is still hopeful for the president's backing. I don't know if you could call it actively courting, but we are hoping that he will come out with an endorsement, endorsing at least to solidify and to unite the administration side of the political aisle. Pati nga si Bongbong Marcos, gusto niya na yung administration at kampo ng unit team ay magkaisa, no? So si Bongbong Marcos is hoping that Duterte will endorse them before the elections. President Duterte previously said he is not endorsing any presidential candidate for now unless there would be a compelling. So take note of that, ha? For now, President Duterte is not endorsing any candidate for now, pero maybe soon, yung pag malapit na ang election, sigurong mag-i-endorse na to si Pangulong Duterte. Naghanap lang ito ng right timing. Ang question natin, sino? Okay? Reason to do so. The president said he prefers to stay neutral. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give. So ayun na nga guys. So si Bongbong Marcos talaga is hopeful for Pangulong Duterte. Okay, let's proceed to the next sa vlog ni Mike Abe. Mag-react tayo dito guys. This is about yung mga retired generals ay talagang susuportahan na si BBM at Sara. It's a good news sa mga BBM. At the same time, may dalawang presidential aspirants na ayaw maniwala sa survey. So tingnan natin kung sino ito. Magandang umaga po. Well, dalawa muli ang ating pag-usapan ngayon. Una ay ito pong ilang mga retired general, both armed forces at PNP. Nag-declare na raw po ng support para ho kay Bongbong Marcos. Ang ating talakayan niya kung sino-sino ang mga pangalang lumabas. Pangalawa ay itong, meron dalawang presidential candidate ang nagrereklamo. I think si Pacquiao ito at si Lenny Robredo. Kaya ating reklamo at hindi naniniwala sa survey kasi nasa huli sila. So anyway, pag-usapan natin yan. Muli, bago ang lahat,
ay huwag po kayo makalimot mag-subscribe dito sa channel na ito. Guys, subscribe Mike, kayo kay Opinions. Sir Mike Abe. Click notification bell at nang updated po kayo sa lahat ng mga balita at pinag-uusapan dito. Paki-share na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan dito at sa abroad. Salamat po. Una, napag-usapan natin ito nga po. Ano nga, ilang mga pangalan na po yung lumabas. Mga dating Chief of Staff, dating PNP Chief, ang nagpahayag na ng suporta kay Bongbong Marcos. Okay? Ito yung mga retired general. At hindi naman po masama. Katunayang karapatan nila yan. Okay? Lahat naman, merong pwedeng mag-declare kung sino susuporta at kung ano yung paniniwala sa isyu ng politika. At huwag nating masamain yan. Okay? Active or military, retired military o police in who may karapatang magsalita sa ganyang politika. Ang active lang bawal. Kasi non-partisan ang mga active military. Okay, take note ha. Yung mga active at kasalukuyang mga general, mga police at mga military, wala yang, hindi yan pwede mag-support ng candidate. Ang pwede lang yung mga retired. Okay? Take note of that. Take note of that. They should be neutral. Yung mga kasalukuyang nasa gobyerno, nagtatrabaho na mga police, military, at kung ano-ano pang mga general dyan. Okay? So, itong sumusuporta kay BBM at Sara, mga retired na ito. Military and police, official and kawal. Pero mga retirado, malaya na sila. Civilian na sila eh. So, ito po. Yung ilan. Uy, dating secretary, General Simato. Isa daw ho ito. Kilala General yan. General Defensor, dati rin Chief of Staff. At General Santos. Bah, puro mga dating matataas na official ito ng militar. Ito hong nagsasabing ito na pumapabor kay Marcos. At dating PNP Chief, General Rason. Ayan, apat sila. Mm-hmm. At inuulit natin, karapatan ho nila yan, walang lalabaging batas kasi sila po ay sibilya na. Kung ano man ang kailang gustong gawin, actually, kumandidato sila o sumali sila, sumama sila, wala na hong pwedeng magbawal sa kanila dahil sila nga po ay retired. Sibilya na. Maliban lang ho, yung kanilang association, mayroong association ng mga military general eh. Pero yan po yung isa sa mga lumabas na mga balita. Until now, wala naman hong nag-deny, wala naman nagsabing hindi totoo. So, ibig sabihin, ay, sa ngayon, ayan po yung mga pinag-uusapan. At kahit o sino, kahit na retired patrolman, retired colonel, retirado kang anumang posisyon sa military at police, hindi po masamang sila yung mag-declare. At sila nga ho ay civilian na, inuulit natin. Kaya alang problema doon. Okay? So, pagpapatunay lang yan na sila'y sumasali at aware sa political exercise dito sa ating bansa. Hindi lang ho sa mga dating militar or dating police. Lahat tayo actually. Dahil atin po itong papalapit na eleksyon, hindi lang po yung 67 million registered voters ang may karapatan, o yung 109 o 110 million Pilipino. Lahat tayo may karapatan ho na makialam kung kinakailangan, sumali o kung ano man, dahil tayo ang paglilingkuran nitong mga presidential at national and local candidate this coming May 9. Ano ha? So, basta nasa ayos lang. Maayos na mga pamamaraan at respeto sa isa't isa, okay lang po yan. Okay? Well, marami hong mga nangyayari at hindi lang doon sa mga survey, pati ho itong iso ng mga plataforma ay nilalabas na talaga. At kabilang ho sa mga pinaghahandaan din ng unity, sabi ni Congressman Rodante Marcoleta, ay kung paano ibsan ang problema ng crisis, epekto ng pagtaas ng fuel. Kanina, kausap namin sa television si Congressman Marcoleta, Deputy Speaker, running for Senate, siyempre, Senador. Ayun daw ang napapag-usapan nila pag may mga break time, malabaw, naglalan sila with Senator Bongbong Marcos. Kasi naitanong ko kung anong mga plano, ayun niya po. Yung tungkol sa ating mga public utilities, okay, ay kailangan. By the way guys, don't forget Rodante Marcoleta. Ibuboto natin yan for Senator. Ang daw maibaba. Power, water, yung oil problema sa oil. Kasi yan ang talagang malaking problema at epekto sa mga maliliit at mamamayan Pilipino. Siyempre, pati sa mga negosyante. Kaya yun, may pag-asa tayo na kung sila ang bibigyan ng pagkakataon, gagalawin nila yan. Sana nga maibalik ulit sa kapangyarihan ng Estado ang mga public utilities. Okay? Pwede kayong mag-react, comment sa isyong ito. Mm-hmm. Pangalawa, ito na nga. Dalawa na sa mga presidential candidate ang nagduda at parang hindi nila matanggap. Pero tayo magagawa. Nasa huli sila. Sino yan? Sabi ni Senator Manny Pacquiao, hindi doon sa naniniwala sa survey. Kahit wala daw lumabas.
Manny Pacquiao hindi naniwala sa survey dahil raw hindi raw in-include ang mga mahihirap sa survey. Kasi alam niya na mananalo raw siya kasi boboto yung mga mahihirap. Yun ang sabi niya. Babas sa survey, siya daw ay tuloy. Yan ang kanyang sinasabi. Kino-question pa nga niya kung paano daw survey yan. Si Dumagoso, ganun din. Ha? Pati si Isko ayaw maniwala. Parang wala daw. Kasi si Isko, Manny Pacquiao at si Lenny Robredo, na-overwhelmed kasi sila sa dami ng kanilang campaign rally. Kaya hindi sila naniniwala. Silang tiwala sa mga survey. Yan ang sinasabi natin. Pagka maangat kayo sa mga survey ninyong sarili, yung inyong mga tagapagtanggol at mga kaalyado ang iingay. Yung sinasabi nga ng isa dyan switch na. Lumipat na raw kahit dumagoso yung mga tao. Wow. Galing mag-sidewar. Hindi totoo yun. Nasabi niya, lumipat na kay ganito. Lumipat na. Ay, nako. At sila daw, mayroong survey, number one. Pero dito sa lehitimo mga survey. Sabi ng mga Isko camp na yung iba raw mga BBM supporters, bumaliktad na raw sa kanya. Okay. Na tulad ng Pulse Asia, SWS, at iba pang mga company na nagsosurvey. Iba naman yung lumalabas. Alam mo guys, yung nga ganun na campaign rally na ang daming tao, naniniwala kasi sila na lahat ng nandun ay boboto sa kanila. Yung iba naman dyan, parang pumunta lang, di ba? So, hindi ibig sabihin na marami yung campaign rally ay lahat yun boboto sa inyo. May ibang tao dyan na pumunta lang at nanood. Ahay. Consistent yung Bongbong Marcos, Sara Duterte. Tandem talaga sila. Mm-hmm. So, ito ang huli, 60% kay Bongbong Marcos, 53% kay Sara Duterte. So ngayon, bagong survey na naman to, ha? Nasabi nitong mga nahuli kasi si Dumagoso, number 3. Number 4 si Pacquiao. Pacquiao. At yung number 2, napakalayo, 1/4 lang. Kasi 60 nga yung kay Marcos, 15 lang. 1/4 nga lang. So, napakalayo nila. So ngayon, sinasabi nila, kino-question yung survey result. At ayaw nilang maniwala kasi nasa huli sila. Pero expected naman natin na ganyan ang kanilang reaksyon. So kayo, ano inyong masasabi dyan? Mm-hmm. Itong natitirang more or less 1.5. Ang masasabi lang namin is, since from the start, the survey is consistent with Bongbong Marcos and Inday Sara Duterte. Diba? So, kahit mangangampanya ka pa in the entire Philippines, silang lahat, kapag rumirespeto yung mga tao talaga pag makita ka. Kasi may ibang tao na kahit hindi ka ibuboto nila, pero if nandyan ka naman, i-respect ka kanila. Magkaway-kaway yan. Pero hindi ibig sabihin na buboto yan lahat sa kanila, di ba? Months. Marami pa hong pwedeng mangyari. Sa survey at mga batikos at kung ano-ano pa. Ngayon pa lang, di ba merong sponsor ang COMELEC na debate sa 1920 ba ito? Malapit na. Next week. Ngayon itong linggong ito. Binabatikos na kaagad itong BBM Sara Tande. Kasi silang dalawa pareho nagsabing hindi sila a-attend. Binabatikos na kaagad. Karapatan naman nila yun. At saka una-una, hindi na wala naman humbatas. Okay. Nagsasabing mandatory ang debate. Mag-attend. Wala. So binabatikos na kaagad nila ngayon pa lang. So iyak. Paano ko naman a-attend dyan? Alam naman nilang personal lang sila at hindi naman lihiti mo mga iso maaaring matalakay sa kanila. So, ayaw nila. May karapatan silang mamili kung saang pora, kung saang debate sila mag-attend. Yun talaga. Hindi pwedeng obligahin ng COMELEC. Hindi pwedeng takotin ng COMELEC. Kahit banatan pa ng kalaban, expected na yon. Pero hindi ho matitinag kung ayaw ng mga kandidato. Kung gusto nila, next election, gawa sila ng batas na kailangang pumunta lahat. Datong humarap sa debate. Although, sabi ng iba, pwede, humarap ka. Kung ayaw, what tayo magagawa? Para din bakuna yan. Kahit sabi ng gobyerno, vaccine. Pero mga tao, ayaw po bakuna. Yung iba, ayaw, ganun din po yung debate. Kasi nga, hindi mandatory. Ayan, para humaliwanagan lang. Ang mahalaga, consistent sa survey, number one sila. Sa crowd, number one din. Mulan umaraw, sabi nga ni Congressman Marcoleta, walang umuuwi.
Hindi ka tulad ng ibang rally dyan. Oo nga eh, kasi yung kay Robredo na rally, nakita sa drone na pag ulan, pag buhos ng ulan, tumakbo palayo. Pero yung kabongbong Marcos, kahit umuulan, the audience and the supporters stays on the place na hindi talaga iniwan si Bongbong Marcos. Fake yung crowd. Kahit na hindi naman kakasi ang ganong karaming tao, pinapalabas nila 70 million. 70,000, grabe naman kayo. 70 million daw. 70,000, yun pala ang laman ng 5,000. Area, mga 25,000 lang. Saan mo ilalagay yung 70,000 doon? Saan mo ilalagay yung 70 million? Sumobra naman kayo. Wala naman ganon. Mm-hmm. So, yan yung mga fake crowd. Fake information, publicity. Ang totoo ang ating samahan, ang totoo ang ating ibalita, yung base sa mga survey at crowd na nakikita ng mga kandidato at ng taong bayan, di ba? Anyway, so kayo na pong bahala. So ayun guys, ang galing ng explanation ni Mike Abe. So guys, hanggang dito na lang. Mag-comment down below kung anong opinion nyo sa mga sinasabi ni Mike Abe. At don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV. Hit the notification bell so that ma-notify ka sa mga bagong videos ko. At like and share this video para kumalat rin sa ating mga kababayan. So guys, hanggang dito na lang. Have a great day.